straightforward. Poet ba talaga? Si Gabby ba talaga to? If he's the mystery poet sending me these texts, ibig sabihin, he has feelings for... But... Magiging guardian ko na sa na teacher Nina nga. Baka naman nag-overthink lang ako. Baka hindi si Gabby. Should I ask him? Pero, paano kung siya nga? What will I do? G, give me a sign. Kung siya ba talaga si mystery poet? Can't face this right now. Harry, Fergie, here. Go. Boom, distracted. Oh, bro. Harry. Go, 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 go. Go. Harry! Freddy! Pass it. Yes! Nakakas naman ni Team Captain. May inspiration eh. Alright guys, time out. Water break. Water break. Hmm. Nice game, ah. Thanks. Support us at District Games. Well, as your SC president, yes, I will support you all the way. Great. Anyway, Harry, sorry ah. Akala ko ikaw si mystery poet. Apology accepted. Thanks. Anyway, have you asked Tita na? I forgot. Hindi talaga kayo close, no? Okay. Anyway, sige, I'll just look at her FB for gift ideas. Okay. See you around. Okay. Bye. Tita Raki has the coolest job ever. If hindi lang tight budget ko, I will buy her a nice Celine bag. Or a sweater made of cashmere. She deserves it for writing a great article about Nanay. But unfortunately, 10K lang allowance ko. Maybe I could slash some from my expenses? Pero, kung mag-aalot ako ng 4K for Tita Raki, kulang pa rin yun to buy a good handbag. Sophie! Gabby! Halika na. Uwi na tayo. Andiyan na daw si Kuya Von sa baba. Medyo may sira nga lang daw si Pitbull, kaya sasakyan muna yung ginamit. Hello, Nak. Sophie. May balita si Michael tungkol kay Anne Reyes. Really? Oo, dalian niyo. Hopefully, it's good news. Hihintayin ka namin dito. Okay, bye. Nakita sa Quezon ang lapida ni Anne Reyes. Tubong Quezon province kasi sila eh. G, I believe
this is not the AR I'm looking for, right? Kasi, if she's dead na, you will not remind me of my tatay's wish naman, di ba? So, I suppose hindi ito yung Anne Reyes na hinahanap natin? Mm-hmm. Alam kong alam na ng kampo ng tito mo ang tungkol dito. Ibang Anne Reyes ang hinahanap nila. Ibig sabihin, there are two Anne Reyeses. One's dead, tas yung isa buhay pa. Pero, both are related kay Martin Reyes. Yung isa, kapatid niya. Yung isa naman, kaano-ano niya. Sophie, mukhang yung Martin Reyes lang makakasagot sa mga tanong na yan. Alam ko rin kung saan na sila nakatira. Sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. That's near lang ah. Di ba that's just a car ride away from Manila? Nak, pero hayaan mo na muna kami dito. Michael, kasama ko sa'yo pagpunta mo sa Kabanatuan. Sige. Well, congrats to me for another win, Sir Ramos' case. Congrats, sir. How about we party hard tonight, Panyero? You know, di naman malalaman ang misis mo to eh. Oh, thanks. Naks naman. Loyal husband. Besides, may hearing din ako bukas, Panyero. Tsaka actually, nakakabobo yung low-profile cases na hawak ko eh. With my experience, I don't deserve this. What are you implying then? Let me handle big cases again. We've talked about this, Panyero. Para sa benefit ng firm na itinayo nating dalawa, mas makakabuti na mag-lie low ka muna sa mga high-profile cases. I'm concerned about you. But we should also think about the credibility of our firm. Lalo na may staff a case filed against you. Look, walang kinalaman ng capabilities ko as a lawyer sa kasong sinampan nila sa akin. My track record is spot on. Wala pa akong pinapatalong kaso. Look, Panyero, sa tingin mo ba hahayaan ko malugi yung firm natin? I need this now, Panyero. Kailangan kong incentive na to na manggagaling at makukuha ko sa kliyente natin. Done! Bilis ah! Tutulungan ko lang si Teacher Ninang. Baha? Of course, Teacher Ninang, ikaw pa. I'm hungry na nga eh. What's our ulam ba? Adobo. Taste. Bila. Yummy. Kaya ako nga niluto ito dahil alam ko isa to sa mga favorite mo. Thanks, Teacher Ninang. Ng selfie tayo. Oh. Sama to? Mm-hmm. Okay. With the adobo. Adobo selfie! 1, 2, 3. Hashtag home cooked. Hashtag adobo. Hashtag food. Hashtag way to anyone's heart. Hashtag happiness. Hashtag my second mom. Hashtag full of love. Oh my G.
Teacher Ninang, alam ko na kung anong bibigay ko kay Tita Rocky. Oh, ano? How about I cook for her? Ma-appreciate niya yun, tsaka it's affordable pa. Kaso lang, Teacher Ninang, can you help me? Can you teach me? Pretty please? Alam mo, magandang idea yan. Kahit na hindi ganun kamahal, at least galing sa puso mo, I'm sure magugustuhan to ni Miss Rocky. Mas maganda kung pinaghirapan mo. Mas meaningful, di ba? Remember, Sophie, it's always better to give something that comes from your heart. Oh, kailan mo balak magluto? Maybe tomorrow after class para ma-drop off ko siya before dinner. Oh, sige. Ganda yan. At least matututo ka magluto. Hashtag exciting! My first dish ever. Santiago, may pumasok po kasi na check sa bank namin payable to Mega Estate Corporation. Did you issue this check po? Yes. What's the problem? Wala po kasing pumasok na funding for this sa checking account nyo. So by tomorrow, kailangan mapondohan ng check or else meron na po kayong babayaran na fee for the unfunded check. Okay. I'll get back to you. Remind ko lang din po kayo, hanggang 3 p.m. tomorrow lang po yung banking hours namin. Kung hindi mapondohan by that time, next business day na po mapaprocess, may fee na po yun na babayaran. Okay, I get it. I'll get back to you. Okay, ma'am. If you have further concerns, just call our hotline 990021. Thank you, Mrs. Santiago, and Isas Filipinas Bank. Your future is secured with us. God, saan po kami kukuha ng fund para mabayaran ng bahay? Kapag hindi namin mabayaran ito, sana naman kami pupulutin. Isang ngiti mo lang, ika'y naging pintor. Kinalayan ang araw kong maambon. Walang laban ang makata, kahit kanyang sanlibong tula. So you're writing again. Inspired, huh? Who's the lucky girl? Rocky, stop looking, okay? Ito naman. Hi. What's with the food? Anong meron? Bonding over donuts and hot chocolate. I'm full. Harry, I'm trying here, okay? I just want you to be open-minded. Walang masama kung magkaroon ako ng suitor. Besides, hindi mo pa nakikilala si Sam. He's a nice guy. Why so stubborn, Harry? Hello, Sophie. Hello, Tita Rocky. Tita Rocky, I just want to thank you, sana, for the article again. Don't mention it. It's an honor to write about your mother. Let me thank you again. Can I drop by tomorrow evening? I'll just give you something, a simple thank you. That's so thoughtful of you. How about sumama ka na rin sa amin ni Harry mag-dinner tomorrow dito sa bahay? Huh? Teacher Ninang, She's inviting me for dinner tomorrow. Okay lang ba? Yeah, sige. Sounds
sounds good to me, Tita. It's a date then. I can't wait to see you tomorrow. I'm excited, Tita. Bye. Thank you. Bye. Sophie, Mami, tawag po kayo ni Daddy. Sige. Okay. Go, ikan na. Huwag mo nagagalawin, Gabby, ha? Wow! Yes, Daddy. Daddy, no. Kasi bukas, hindi natin alam ang mangyayari pagpunta namin kina Martin sa kabanatuan. Kaya, ano man ang maganap sa lakad namin, makita man namin si Anne Reyes o hindi, ito, tatandaan mo, ha? Lagi kaming nandito para sa'yo, ha? Oo nga. At hindi kami hihinto sa paghahanap kay Anne Reyes. Pero, Sophie, kung halimbawang wala si Anne Reyes doon, kalimutan na muna natin siya, ha? Focus ka muna sa pag-aaral. Oo nga, Bonsoy. Aral ka muna. Huwag mo munang isipin yung si Anne Reyes. Teacher Ninang, Daddy Ninong, don't worry. Babawi nga po ako sa second quarter, di ba? Alam niyo ba, naka-98 ako sa recitation sa advanced bio. Tapos, yung quiz ko sa world history, one mistake lang. Tapos, yung essay ko sa English, 100. Wow! Nakaka-proud talaga si Bonsoy. Lama mabigyan to ng reward. Ano reward? Abo, edi isang mahigpit na hug. Ay, sali ako rin sa reward. Ako rin. Best reward ever! Teka. Naku, may isa pa. At wala ako sa family group hug, ha? Mali ka na hug. Yvonne! Yes, group hug. Oh, sarap-sarap naman ng reward mo, di ba? Teka, sadali. At wala si Gabby sa group hug natin? Papahuli ba ako sa group hug na yan? Oh no! What will I do? Oh my G! Oh my G! I can't breathe! Ay! Eh, sobrang ka ba sa reward mo, ha? I can't breathe daw. Ah, alam ko na. Meron talaga tayong nabiling reward para kay Sophie, di ba? Sige nga, kuhanin mo nga. Gabby, nandun sa cabinet. Nasobrahan ka, no? Aw, another headband! Pangdagdag sa collection ko. Thank you, Daddy Ninong at Teacher Ninang. Kaya mo, pag sumweldo ako, bibilang kita ng bagong headband ulit. Pero papasok muna ako para sumweldo ako, ha? Anak, sandali lang. Okay, guys. Kasama ka muna ako, anak. Kasi pupuntahan ko muna, sisilipin ko si JC, ha? Ay, sige na, tara. Daddy, pag sinabi niya na may miss na ako, iuwi mo na, isama mo na. Mami naman, dyan lang naman yun sa tabi. Hayaan mo na muna yun para may bago, para hindi siya laro lang ng laro dito. Kaya, sasama na lang ako, namimiss ko ngayon, eh. Mahuhin ka na. Sige, ikaw na mauna. Saan ka ba pupunta? Sa room lang. Mahirap pa rin talaga tanggapin ang ginawa ni Sophie sa atin. Sana masaya siya sa naging desisyon niya. Well, I understand her. Alam mo, Lucy, walang utang na loob yung pamangkin mong yan. Hayaan mo na. Stop thinking about her. Di pa ba siya nakontento sa ginawa niya sa atin? Kasuhan ng sarili niya kamag-anak? But Santi,
We did something to her. Eh, pero ang laki ng gusto niya kapalit. Okay na itanggalin niya yung guardianship. Pero i-demanda niya ako. Baka kailangan lang nakausapin natin siya ng mabuti. Baka sakaling iurong niya ang demanda. No way. Hindi tayo lalapit siya sa bata na yan. Hindi na kailangan, Lucy. Besides, meron ako hinawakang malaking kaso ngayon. Kapag nanalo ko doon, sigurado babangon na naman ang pangalan ko. Makakuha ako ng malaking incentive doon. Kaya kung ano man ang gawin ni Sophie, it will really not matter anymore. Gee, what will I do ba about this? Hindi ko pa naman na-confirm na si Gabby si Mystery Poet. Pero bakit ganito yung nafe-feel ko? It's confusing. Ano ba to? Just be happy na safe ka with the Lunas. Huwag pansinin ang init. Dahil isang ngiti mo lang, parang malamig na hanging umihip. Masilayan ka lang. Kahit pinakamatinding init, sa isang iglap, lumalamig. Gee, I can't take this anymore. Bakit ganito? Kahit anong pilit ko na huwag isipin, naiisip ko pa rin. Wala naman gusto si Gabby sa akin, di ba? We're just friends. Really, really close friends. Ako ako eh. Thanks! Wala namang meaning lahat ng yun, diba? Diba, G? Hi, G. I wish you were here para masabi mo na sa akin if Gabby is the mystery poet or not. Para di na ako ma-confuse ng ganito. Daddy Ninong, di ba na po yung punta niyo ng kabanatuan? Oo. Baka you wanna use my car muna habang sila pa si Pitbull. Ano ko, hindi na. Magbabasa lang kami ni Michael. Doon na kami magkikita sa terminal kasi eh, sayang naman ang gasolina kung magkakotse pa kami. Pati yung bang bayad mo sa toll fee. Okay po. So, si Kuya Von po yung maghahatid sa amin? Ay, hindi, Sophie. Magkocommit lang tayo today. Huh? Asan po si Kuya Von? Double shift siya ngayon, pero mamaya siya maghahatid sa'yo sa bahay ni Miss Rocky. Pagkatapos, siyempre, natin magluto ng adobo. Oh. Thanks, Teacher Nina. Tamang-tama. Naabutan ko pa kayo bago kayo makaalis, no? Another ni meron ba tayong good news? Dapat good news, ha? Baka pag bad news, eh, masira ang araw natin. Hindi naman. Maganda to, Joe. Ibababa na ang warrant of arrest ngayong araw para sa kaso ng tatay mo, Sophie. Huh? Oh my God, attorney, that's good news niya. Isa pa, huwag ka na masyadong mag-alala tungkol doon sa stop case dahil ongoing pa rin naman ang hearing noon, eh, ha? At naniniwala talaga ako sa mga ebidensya natin. Thank you, attorney. Oh, no problema, Joe. Oh, sige, mauna na ako, ha? Ah, baka maubos ko pa itong pandesal, eh. Sige, baka inaantay na ni Mrs. Eh, ha? Okay. Let's go. Ka. O sige, kayo din ha. Mag-ingat kayo. Sana makita na natin si Anne Reyes. Mm-hmm. Bye-bye. Bye, Daddy Ninong. Daddy, ingat kayo ha. Bantay mo yung dalawang yan.